Ilang person of interest na sa pambomba sa pampasaherong bus sa Tacorong City, Sultan Kudarat. Ayon sa PNP, si Patrick De Jesus sa detalye. Ipinatupad na ng mga otoridad ang full alert status sa buong Soccsaryen Region kasunod ng pambobomba sa isang pampasaherong bus sa Tacorong City sa Sultan Kudarat gamit ang isang improvised explosive device kung saan isa ang namatay habang 11 ang nasugatan. Pinaigting pa ang border control sa mga checkpoint sa lugar at nagdagdag din ng mga bus marshal. The PNP recommended po na point to point na lamang po sila at iwasan ng mag-pick up po ng mga pasahero along the way para po mas ma-check po at masiguro po na yung may mga dala pong mga ganitong klaseng pampasabog ay hindi po mailulusot dahil nag-deploy na rin po tayo ng mga police dogs to make sure po na mapapanel po yung mga bagahe na papasok at maikakarga po sa mga bus. Mariing kinondena ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang ginawang pambobomba habang iniimbestigahan na ng Binoong Special Investigation Task Group ang nangyaring pag-atake. May mga natukoy na ring persons of interest ang PNP mula sa dalawang local terrorist group na nag-ooperate sa Mindanao. Pangingikil sa may-ari ng bus na Yellow Bus Line Incorporated ang tinitingnang motibo dahil may nauna na rin kahalintulad na insidente ngayong taon. Accordingly, kung hindi po sila magbibigay, yun po yung mangyayari na pasasabugin po yung kanilang bus. That is the same modus operandi they employ doon po sa sinasabi kong previous bombing involving the same bus company, sir. Patrick De Jesus, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.